Okay na ba? Tapos na ako? Okay. Pwede pa ako magsalita? Uuwi pa ako ngayon. Pero, ang tagal ng hintay ko, pero gusto ko naman masulit ko. Gusto kong ibigay sa inyo lahat ng pinangyarihan ng buhay ko. Kasi ayoko na mapaliwala kayo. You know what? Isa lang dito. Ang maintindihan ng buhay. At magbago ang buhay. Sapat ng kapalitan sa ako. Pero what I believe is this. May nagkakayang din sa akin. Tumanood sila sa akin. O, hindi naman makita dito. Baka ang dami ng asawa ngayon. Tignan nyo na natin sa pag. Tantaan nyo. Sinabi ko kagad, nag-graduate ako ng NCBA. Ang asawa ko, graduate ng UP. UP San Fernando. Extension. UP Campana. Ako, graduate ako ng UP din na. Doon ang venue namin nung sa NCT ko graduate ako. Venue namin. Ang kayo yung maniwala, ito naman talaga yung venue namin. Tumang siya niya, may pagsimal nga. Totoo ka, hindi pa ba yung venue? UP Chetel, doon din lang yung graduation namin. Sa magaling ako magbila. Magaling ako sa debit, credit, booking. Honestly, parating ako yung sinawag. Tinawag ng boy. Okay? Listen to this. Gusto ko i-share sa inyo ito kasi alam ko sa buhay na ito, pag hindi kayo pinalalahanan at hindi kayo binahin. Gusto sa inyo dito, pinagdito. Paglabas dito sa camp, balik ulit sa dating buhay. Alam niyo sa akin, ang camp para sa akin noon. At ako ng camp, sawa ko sa camp eh. Paglalabas ko ng camp, 2 linggo lang, ang init ko, pagkatas ng 2 linggo, balik na naman, you know. Nasa barkada na naman, kasama niyo naman mga barkada. So watch out, gabi mo sa katabi mo, ay parang tigawin mo. Sabi niya, punto, silaki man ang punto o silaki man ang bako, ang problema mo. Kaya grabe, silawak na ang dada ang sinasinus para sa iyo. Grabe, pag sama-samahin mo pa ang barko, hindi talaga kaya umunin ang dada. Amen, bro? Amen. Yan ang solusyon ng Lord para sa iyo. Ngayon, mag-isip ka. Lalayo nga pa makayon? O maging straight na kayos? Ito sabihin ko sa'yo, men, pag lumayo ka ngayon, isang uri ng pagpapakamatay. Talaga, Pastor? Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Siya ang life! Iumalis ka sa life, hindi pa tayo. Na bata. Walang kakwenta-kwenta ang buhay mo. Walang kwento, kaya walang kwenta. Diba sabi niya, di ba? Ang buhay na walang kwento, walang kwenta. Kaya gandahan mo ang kwento ng buhay mo. Pag-ikwento ka lagi kayo. Sa devotion mo. Ay, tanong, nag-devotion ka pa ba? Ay, pinangyayari mo kami sa'yo. Nag-journal ka ba? John chapter 15 verse 7. Remain in me and my word remain in you. How the word will remain in you? Kung hindi mo binabasa ang word niyo. Tapos sinagot niya ito mo, ask whatever you wish and then it will be given. Ang dami ko nang alam na verse. Pag-iilan natin na ha. Pakakaisandaan ako kung makakasasalita ako. Ay, may dalawang.
Pagka kayo ay laging nasa presensya ni Lord, sure po lang buhay. Don't settle for anything less than the best. Yan ang sabi ng Dodger Mania. Because, ang sabi naman ng Ladies' Choice, mothers knows this. But for me, God knows this. Kaya ngayon buhay, kahit anong hirap, mapapagtagumpayan. Bakit? Kasi kasama mo si Lord. He will walk with you all the way in your life. He will never leave you. He will never forsake you. That's what he promised. And what? He promised? He will do it. The Bible says none of his promise failed. Wala sa mga kanyang mga sinabi. Lahat ng yun nangyari. Lahat ng sinabi ng Panginoon. Now, kanino mo ilalatag ang tiwala mo? Kanina sabi ni Nanay dito, John 14 verse 1. Do not let your heart be troubled. Are you in trouble right now? Do not let your heart be troubled. Be troubled. Trust in God and trust also in me, Jesus said. Diba? Tiwala, ito yung antidote. Kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay walang pag-asa, si Lord, ilagay mo ang tiwala sa Kanya. Yan lang ang tanging antidote na pwede magbigay sa iyo ng ganap na pag-asa. Trust in God. Trust also in Jesus. Because 1 Thessalonians 5:24 says, listen, 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful and he will do it. Ang tumawag sa iyo, kung talagang mananampalataya ka, kung talagang born again ka, kung talagang Kristiyano ka, ang tumawag sa iyo, Papa. Yun ang tumawag sa akin. Ewan ko lang kung sino ang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa akin, yung sinasabi ng Bible, na si Jesus, tinawag niya tayo, and he is faithful. Whatever he promised, he will do it. Kahit po ba ako ang faithful, even though you are faithless, he remains faithful. Kapag mo matalagay mo ang Kristiyano, ang faithful na faithful tayo sa Lord. Bakit? Yung shame. For he cannot disown himself in you. Kasi nandiyan siya sa puso mo. Kaya nga kanina ko pa sinasabi, tiyak ka ba na nandiyan sa iyo sa puso mo? Dahil hindi ka tiyak. Amen. Sorry for you. Amen. Kung hindi ka tiyak sa puso mo na wala na nandiyan sa iyo, kaya kang i-disown ng Lord kasi parang mo sa iyo. Sabi na, I will remain faithful. For I cannot disown myself in you. Kasi nandiyan siya si Jesus eh. Kaya nga pagpunta mo ng langit, pagbabay kita papapasokin sa langit. Kita na kagad, nais ka na kagad, nandun si Jesus, nandun ang dugo niya sa pasok. Pero man, mga kapatid, trials and sufferings and even failures in life. Sabi ko nga kanina, faithless tayo. Ang faithful tayo kay Lord. Kaya tinin nyo, tama yung sabi ni Pastor Jordan kanina, nagawa ko na naman yun, no? Puro mga palatas, unfaithful. Unfaithful woman. Ano? Ang hindi pa ngayon bago, hindi niya nga nasabot na bago yun, eh. Hindi niya nabanggit yung ano, temptation of pride. Diba? Poor temptation yun. Kaya mag-inabay, poor temptation yun. Which no temptation is approved by the Lord. May approval ni Lord. Pero hindi nga yung Lord. Hindi ka na dahil hindi filter yung itap ni Lord. Dahil si Satanas lang ang nanonokso. Uy, diba? Si Satanas lang ang nanonokso. Kaya nga mga kapatid, tandaan niyo ito. Kung meron pa mga trials and failures in life, I always say this, ang tawag ko dito, discipline. Ang lalim ng disiplina? Discipline is painful for today. Wala bang manadisiplina kung hindi masakit eh. Lahat ang sasakit. Pag dinidisiplina ako ng tatay ko noon, laser sword! Ano yung laser sword? Pinunggap sa nabay niya ng sinturon, dagang, sa eskwelahan,
Nung araw, nung panahon namin, lumuluhod kami sa mundo. Nakalo ba kayo ng teacher sa mundo ngayon? Hindi na, pakukulong sila. Ngayon, yung mga teacher ngayon, ihirap na ngayon. Kami nun, pakulot-kulot na lang paminsan-minsan. Pagod lang papakon kasi magmamatayo. Kaya pakulot nun, patay niya. Nung araw, kaya doon, talagang umaabot hanggang sa kaibot-kulang yung isa. Grabe, pagka humampas pa yun ng mga teacher, talaga naman kumakahampas. Tapos yung bakal na, no? Na ruler, gagay niyang ka. Kasi hindi ka nag-aaral, wala kang assignment. Grabe, grabe. Discipline, painful for today. But listen to this. Pleasure of tomorrow. Kung hindi ako dinisiplinan, siguro hindi ako ganito ngayon. Tama ba yan? Kaya huwag kang masasaktan, huwag kang magagalit sa magulang mo kapag ka dinidisiplina ka pa. At ng iyong pastor o ng iyong mga leader, bakit? Mahal ka niyo. Itinutuwid ka. Ang masakit pagka wala na may regret tutuwid sa'yo. Huwag na nang nagmamahal sa'yo. Huwag na makapagod eh. Gusto niyo makita kung paano ako dinisiplina ng Panginoon?